tumulo talaga yung luha ko kagabi kasi na-feel ko yung kanta ba. Kasi hindi lahat mga tao sa prisuhan ay mga ayaw kong umiyak. No, Marilyn, please. Bitigan naman usahay. Oy, naunsta naman tan. Oy. And that was past. Hello guys, today magmarinate tayo ng chicken. Ganyan pala ako magmarinate ng chicken guys. Simple lang. Ayan ang ating mga sagol, no? And then ilalagay ko siya sa ref for about mga 3 to 4 hours. And then iprito natin. And so we have this huge kalabasa. Naabot ang akong tigtilaw. Kumusta? Pasar miss o dili miss? Dili miss. Dili miss? Ay okay, dili tika ka ng pakanon eh. Oh, dili, wala ko nung pasar niya. Sige, kuha. Unsa man jud miss? Unsa man jud? Oh, ikatulo na ni mo miss. Pasar ni mo miss, dili miss. Pasar dili miss. Pasar miss. Pasar miss o dili miss? Dili miss. Dili gihapon, agoy Ginoo ko, dili ko no kapasar guys. Unya sige siya balik-balik. Oh, nagbalik ba? Oh, ikaapat na miss. Agibinuangan naman ko ni mo miss. Sus. Basta na miss, oy. Tilaw ra man miss, dili man nagi kaon na jud miss. Basta na miss ha. Basta na lagi miss. Ikaw ba? Basta na. Basta na sibat. Bye, biya.
Maude ni aga tong gimarinate nga manok ganina, guys. Atong butangan ni siya ganyan na farina, poy. So mga mamshies, ito pala yung natutunan ko na pag marinate ng chicken, ito yung tinuturo sa akin na yung jumiga ko na thigh, na ganito yung pag-process sa kanyang chicken. Ilagay niya muna sa ref about 3 to 4 hours. And then, lagyan mo siya ng harina kapag malapit mo na siyang lutuin para medyo crispy yung kalabasan ng chicken at saka juicy yung sa inside. Ayan guys. So, yan ang sikreto na ibinahagi niya sa akin. And I am happy to share with you guys. So, yeah. The next day. Good morning, guys. Ayan, ang ating Christmas tree. Magpalight muna tayo. And then, tingnan nyo sa labas. Maulan na araw today. Good morning, guys. Ilang beses na ba akong na-good morning dito, eh? May mga repetitive words ako, no? Pasensya na pala kayo kung na... Parang annoying na yung repetitive words ko. Kasi minsan hindi talaga maiwasan ba? Lalo na kapag parang mag-loading yung utak mo. Tapos, hindi mo maiwasan na na-repeat mo na pala yung mga words. Ganyan talaga minsan, nahihirapan sa kalisod. So yun na nga guys. Dito lang muna tayo sa bahay. Wala tayong trabaho ngayon. And... alam nyo ba, na-miss ko din pala yung trabaho ko, no? Kapag wala tayong ginagawa, nami-miss natin yung mga, yung trabaho natin. Kapag trabaho na naman tayo, mami-miss din natin yung, nandito lang tayo sa bahay, ayan. Yung life naman talaga, no? Hindi natin maunawaan yung life. Lagi na lang may kulang, lagi na lang may reklamo sa buhay. Yung mga ganong bitaw. Last night, nakikinig lang ako ng Christmas songs. Parang, nafe-feel ko talaga yung mga, yung spirit of Christmas, guys. Alam nyo, every, dito sa Italia kasi, every November pa, mag-start na yan, merong mga film sa hapon, mga alas 4, mga Christmas movies, Christmas films, ayan. Mga libre lang, guys, ba? 2 years ago, since nabaliw talaga ako sa mga Christmas films, no? Kasi, mas more and more na na-appreciate ko yung Christmas kapag ma-motivate ako or makakita ako ng mga film na about Christmas na ang gaganda nga naman ng mga Christmas films, no? Happy talaga ako, guys, kapag palapit na yung Christmas. So, parang bata lang din yung feeling ko and I just love it. Kahit na hapit na tayo mag-40 anyos, pero I love the spirit of Christmas, yes. Yeah, and I am happy watching my Christmas tree now. Kahit na yung asawa ko ay hindi siya makarilit sa Christmas tree, guys. Hindi siya makarilit sa mga Christmas season kasi, yan. He is a type of person na hindi siya mahilig sa Christmas. Opposite kami. Though pareho kaming mga Aquarius pero iba-iba ang aming mga ugali. Kagabi kasi nakinig ako ng mga music na Christmas songs, no? And then, naalala ko yung Christmas song na Merry Christmas na lang. Kato ganing binilanggo sa presuhan ganing. Tumulo talaga yung luha ko kagabi kasi na-feel ko yung kanta ba? Kasi hindi lahat mga tao sa prisuhan ay mga kasalanan talaga, no? Hindi lahat ng mga nasa prisuhan ay mga nakagawa ng krimen. Meron lang mga napagbintangan, yung mga ganun talaga, no? Yung inakusahan ka na ikaw yung gumagawa, pero hindi ikaw yung... Parang nadawit lang ka ba? Yung mga inana, gani nga situation. So, hindi siya madali, guys, no? Ang hirap sa buhay ng
presuhan. So, nalungkot ako na na-feel ko yung mga feelings nila na ang lungkot. Naalala ko tuloy, no? Parang ang dali lang kasi patuloyin ang mga luha ko, guys, baso. Pero ayaw kong umiyak. Uy, kapuya dito. Ayaw kong umiyak. Gusto kong ma-learn how to be kana bang tig-awa. Kay kini akong nainis na din ako sa mga luha ko, no, minsan kasi parang ang bilis talaga. Ang bilis, murag kapayason ba, parang nilalabanan ko to kasi I don't like it. And then ang hina talaga ng mga luha ko ba kapag emotional ako, yung mga ganun, kapag meron ako mga maalala na mga something, mga bad memories, mga inana, ganyan, guys. So, naluoy lang ko, naawa lang ako sa mga tao sa prisohan, nga mga walang sala, pero sila yung nagsakripisyo sa kasalanan ng ibang tao, yung ganun ba? Sakit isipin na meron kasi akong istorya noon, when I was in grade 3 ba, hindi ko talaga makalimutan yung araw na yun kasi ayaw kong umiyak. No, Marilyn, please, bitigan naman usahay. Oy, naunsta naman taon, oy. And that was past. Huwag ka nang umiyak, ano ka ba? Hapit na ka mag-40. Sus! Bitaw. When I was in grade 3, masaya ako that day. Masaya kasi ang bag ko noon, bag ng aking kapatid na lalaki. Nang hiram ako ba? Kay I was very, very proud na makapagsuot ako ng bag na ganon. Ang bag na yon, guys, kana ganing sponsor sa mga Plan International noong unang panahon. That day, ako yung gumagamit sa bag ng aking manoy. So, I was very happy and I was very, very proud sa bag ko, no? And that day also, usually, kung meron kaming pera, bibigyan ako ng 1 peso na baon ng aking mama. That day, walang 1 peso ang akong mama, pero meron siyang 10 pesos nga papel. So sabi niya na, dadana lang ning 10, kay wala jud ko sinsiliw ani, pero piso ra jud ko aani ha, which is I know naman, guys, na piso lang talaga. And then I'm fine kasi piso that time malaki na. So yun na nga, pumunta ako sa school. Meron akong kaklase na nagtitinda siya ng tamarindo. Bumili ako sa kanya, isa. Tagpila man itong tamarindo atong tayma. O, tagsimpintas tapos managway ito. So, bumili ako sa kanya. So, yung kwarta ko, guys, is kanabang gis ba? Gis de buok. So, murag wala po ito siya sinsil, you know? Murag nagkuan po ko ato. Murag nagpalit ko daan sa tindahan ato para nga masinsyuan sa daang akong kwarta, gani, no? Para nasa ko ikabayad sa tamarindo. So, yun na nga, guys. So, ang akong kwarta gis, meron akong sukli nga noibi. Kay maura man to'y akong kwaon, piso rapod. So, ang akong mga nasukli is mga coins rapod. So, ang akong gibutang sa bulsa sa akong bag. So, karon nakakaon kog snacks, nakakaon po kog tamarindo. Pagpanguli na namo, guys, kahing bagting ng bell, murag na na something. Mura kong nidagan ba, unya, nag-uyog-uyog ang akong mga sinsilyo sa akong bag. Ana sa di ang taima, katong akong classmate nga na maligya og tamarindo, ang iyang halin sa iyang tamarindo, iyang gibutang sa ibabaw sa desk. Tapos, kana ba yung mga desk room, no? Ato abya dyan ang silhigan, inigpanggawas na to, no? Maubaya dyan na ang atong routine, dilita mo biya hanggat hindi natin malinisan yung room. Siguro, gibutang niya sa desk, unya na natigwalaan siya ba? Kay siguro pag-arrange sa mga desk, hindi na niya makita yung
pera kasi close na din yung mga bintana. So medyo madilim. So hindi niya na nakita agad-agad yung kwarto, yung pera niya. So parang narinig niya na merong nagkiling-kiling na mga coin sa bag ko. Sa isip niya, ninakaw ko yung halin niya sa tamarindo. Yung ganun, guys. I was happy na umuwi ako sa amin. Ganun, ganun, ganun. Later on, mayroong nag-ayo sa balay na mo. Niingon nga, ayo, ayo, bahay ba ito ni Marilyn? Bahay ba ito sa mga magulang ko? Sabi na, oo. Kumakain ako that time, guys, kasama yung mama ko. Tapos sabi na, bahay ba ito ni Marilyn? Itong anak ko, namaligya og tamarindo. Ninakaw ni Marilyn yung halin. What? What the heck? What the heck talaga, guys? Alam nyo, nagalit yung mama ko, nagalit sa akin, kasi hindi ko alam yung parang na-shock lang ako that time ba na mayroong dumating sa amin, mama ng kaklase ko, kasi pinagbintangan ako na nagnakaw ng pera. Kumakain ako, binugbog pa ako ng mama ko kasi sabi, kahit alam ko naman na hindi naniniwala yung mama ko, pero kahit hindi mo kasalanan, bugbugin ka pa rin ng mga magulang mo. That, yung mga unang panahon, kahit hindi mo kasalanan, bugbugin ka pa rin. So, ang nangyari sa akin, guys, binugbog ako ng mama ko. Pero sabi niya sa mama ng kaklase ko na, itong anak ko, pumunta sa school kaninang umaga, binigyan ko siya ng 10 pesos kasi wala akong peso. So dapat, meron talagang 9 pesos or 9 na masalin sa iyang baon. Nagpaliwanag yung mama ko, guys, pero hindi ko alam kung naniniwala ba yung kaklase ko at saka yung mama niya kasi parang sarado ang kanilang isip ba na ninakaw ko yung pera talaga. Hindi ko alam talaga, guys. Yung mama ko, yun na nga, binugbog ako sa akong mama, no? Binugbog ako sa akong mama. Kahit hindi ko kasalanan, binugbog pa rin ako. I don't know, hindi ko alam, guys. Nasaktan talaga ako. Ang sakit. Ang sakit. Masakit. Masakit sa dibdib. Masakit sa dibdib ko kasi hindi ko talaga kasalanan yun. Hindi ako kailanman nagnakaw ng pera. Yawa. What the heck? Ang worst pa, I don't know kung still naniniwala yung kaklase ko na ninakaw ko talaga yung pera. Grabe siya. Nagsumbong siya sa kanyang mga kasen kasi meron siyang mga kasen no, nga mga malalaki na kasi we are in grade 3. Tapos yung mga kasen niya siguro mga nasa mga grade 5, grade 6 like that. So nagsumbong siya sa kanyang mga pinsan na mga lalaki na ako daw, magnanakaw daw ako ng pera niya. Yung ganun, guys. So alam niyo ba kung ano yung mga ginagawa ng mga pinsan niya? Kapag mag-flag ceremony kami no, nasalin niya kami. Lalapit yung mga pinsan niyang mga lalaki sa akin tapos paluin ako. Grabe. Paluin ako ba kasi sa tingin nila magnanakaw ako. Lamon. What the heck? What the heck talaga? Yung ganun so parang masabi ko na lang ang hirap. Ang hirap kapag mapagbintangan ka ba na wala kang ginagawa. Tapos batang musmus ka, paluhin ka pa kasi sabihan ka na magnanakaw ka, yung ganon, mapagbintangan ka na hindi mo ginawa. What the heck talaga, guys. Kaya sakit sa puso ko. So yung classmate ko noon, I hope na hindi ko alam kung nakita niya yung pera niyo, no? pero I think na nahanap niya yung pera kasi mura lang siya og natigwalaan ba na asan niya nagibutang ang kanyang pera ba. Pero hindi ko na inalam kung nakita ba niya or hindi. Kagabi nga, una nga, yung narinig ko yung kanta na hindi talaga madali kapag mapagbintangan ka, mapriso pa ka.